Lahat ng uri ng shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kapanakuto. Dapat itinatakwil natin yan kasabay ng pagbabalik loob natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung hindi pa rin natin itinatakwil yung mga shirk, mga kapatid, ay baliwala yung pananampalataya natin. Sapagkat ang shirk, ayon kay Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ito yung kasalanan na hindi na ipapatawad sa kabilang buhay. Once na mamatay dito ang tao at hindi siya nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, wala siyang pag-asa na matamo ang kaligtasan. Namatay ang tao na siya ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, sumasamba sa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagsasamba sa mga jin. Pagdating niya sa kabilang buhay, once na mamatay siya dito sa malaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, mahirap niyang makamit ang kaligtasan sa kabilang buhay. Huwag na huwag nating i-involve ang ating sarili, iugnay ang ating mga gawain sa anumang uri ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad halimbawa ng paggamit sa mga itim na mga karunungan, subhanallah. Naalala ko, before nung kabataan ko pa, nung nag-aaral ako, at alam ko na yung mga marami din sa atin ang nakasubok nito, naka-experience nito, isa sa mga ipinambubuli sa aming mga Muslim, mga kabataan pa namin noon, isa sa mga ipinambubuli sa amin ay ang Muslim barangon, o Muslim mambabarang. Di ba? Naka-try mo na mga bro, naka-ano mo na. Di ba? Inga nang ilang pambubuli sa ato sa una, pero karon gibawal naman, di na sila pwede makapambuli sa ato ah. Pero na, pagyapoy magbuli nga na, di ba? Subhanallah, nung nakapag-aral ako sa Islam, alhamdulillah, kahit kunting kaalaman, mayroon tayong natutunan sa Islam. Nung nakapag-aral ako sa Islam, napagtanto ko na ito palang ipinambubuli sa amin. Noong mga bata pa kami, na ang mga Muslim daw ay mambabarang, ay napakalaki palang ipinagbabawal sa Islam. Tayo pala, sa Islam pala, matatagpuan ng highest level ng pagbabawal sa ganitong mga gawain sapagkat ang pambabarang, sukapangatao, yung munika na tapos tinutusok-tusok, tapos makaramdam din na masakit yung binabarang, subhanallah, ito po ay karunungang itim na nagmumula kay Satanas. Kung meron pang gumagamit sa ganitong mga karunungang itim, iwasan na po natin mga kapatid, yung mga orasyon na wala sa Quran, wala sa Hadith, wala sa turo ng propeta, mga orasyon na mula sa karunungang itim, napapalooban ng shirk, ito po ay pinagbabawal sa Islam mga kapatid. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata shirkun. Tunay na ang mga orasyon na wala sa Quran, wala sa Hadith, hindi na unawaan, orasyon na napapalooban ng shirk, at ang tamaim, yung paggagamit ng mga agimat, yan, mga agimat, mga anting-anting, mga dugo ng panday, Allahu Akbar, mga inting kabisote, mga anting-anting, ha? Pirtira bang gusto sa mga tawa ng mga anting-anting, di ba? Mga kuwan, kay di man puno dutlan, bagulan puno, di dutlan ng kuwan, panglo, aw kanang kuwan, bala, subhanallah. Ang pagsusuot at ang pagsusuot daw, paggamit daw ng anting-anting agimat, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wat tiwalata shirkun, at ang paggamit ng gayuma, ayun, yung mga gayuma, yung mga disididong, kunin ang damdamin ng kanyang iniirog, kanyang iniibig. Subhanallah, desperado kayo nga mahigugma po sa iya ang iyang hihigugma nga babae. Ito po ay shirk, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Isipin niyo yun. Ha? So marami pa rin sa atin mga kapatid, hanggang ngayon, nandoon pa rin ang mga karunungan ito. Pagkatapos mong malaman ang mga ganitong bagay, obligasyon mo nang iwasan ito. At kapag hindi mo pa yan iniwasan sa kabilang buhay, wala ka ng excuse, wala ka ng kawala sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon tayong mga orasyon sa Islam, orasyon na panggagamot, mayroong turo ng Islam dyan, ang problema, hindi inaral ng marami sa atin.
Kaya doon sila pumupunta sa mga mushrik na mga albularyo, gumagamit ng mga itim na karunungan, doon sila nagpapagamot. Sa Islam, ang Quran mismo ay gamot. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay mayroong ding itinuro sa atin ng mga orasyon, mga gamot. Sabi ng propeta, la ba'sa birruka ma lam yakun fihi shirk. Walang problema daw, walang problema sa mga orasyon basta walang napapaloob dito na shirk. Anting-anting, wala kay salig sa imong pagasimba nga Ginoo. Wala kay salig kan Allah. Dito ka nagasalig sa imong gisukbot nga anting-anting. Sa mandi ang kwan, agimat, mauna nga shirk siya. Ang supposedly, nga salig, ngayon mong gisalig ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito ka ni salig sa katung, kung sa man ang anting-anting agimat na. So mauna nga shirk, ang salig kay Allah, ang pananalig kay Allah ay kabilang yan sa mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Unya, dito ka ni salig sa imong gisukbot nga agimat, mauna nga shirk siya, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Malaking kasalanan po ito sa Islam, mga kapatid, sa pananampalat. Wala po ito sa Islam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag lumalabas siya, bismillahi, tawakkaltu ala Allahi, wala hawla wala quwwata illa billah, sa ngalan ni Allah. Ako ay lalabas sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu ala Allah. Ako ay nananalig ng buong pananalig, buong puso at pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang lakas at walang kakayahan maliban sa pamamagitan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi tayo naniniwala ng mga kung ano-ano mga pamahiin dyan, mga kapatid. Kay Allah lamang tayo nananalig, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So iwasan po natin yung mga panghuhula, yung mga nagpapahula. Isipin niyo lang, mga kapatid. Magpahula ka lang. Pumunta ka lang sa manghuhula at tanungin mo siya. Tinanong mo lang kahit hindi ka naniwala. 40 days, hindi tatanggapin ni Allah ang iyong sala. 40 days, walang reward ang iyong sala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtanong ka lang, halimbawa, yung mga guhit ng palad, sige, magpapalad ka, magbayad ng 5, magbasa daw ng guhit ng palad. Ikaw, kahit na hindi ka naniniwala, magpapalad ka, magpabasa ka ng palad, sige nga ako rin, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit na hindi ka naniwala, 40 days, walang reward. Ibig sabihin, walang reward ang iyong sala, 40 days. At kapag naniwala ka doon sa sinasabi ng manghuhula, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang riwaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tunay na siya ay nakapag-kufr, nawalan ng paniniwala sa Quran. Nawalan ng paniniwala sa Quran na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Muhammad. Ibig sabihin, siya ay naging kafir. Isipin po natin yun, mga kapatid, sa pananampalatay Islam. So, paano tatanggapin ni Allah yung mga panalangin natin kung lugmok tayo, involved tayo sa mga shirk? Pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, dapat gawin nating dalisay ang ating mga sarili. Unang-una, mula sa mga napakalaking ipinagbabawan ni Allah na tinatawag na shirk,